Ulam o aswang na nag-aanyong baboy upang magnakaw. Matapos naman nilang makita sa rooftop ang nasabing nilalang ay kinu... Hello YouTube, Rommel Reaction. Welcome to my channel. At may panibago tayong i-react ngayon na nakakatakot na video, mga idol. Ito po kay Andy the Explorer. Ayan, subscribe nyo si Andy the Explorer. Siyempre kung bago ka pa lang sa akin channel, ay mag-subscribe ka na rin at palike ng ating video. Pwede ka na rin mag-comment dyan. Ayan. At huwag natin ito patagalin. Siyempre, tirahin na natin ito bago patirahin ng iba. Let's play. Ang nilalaman ng ating video. Okay. Natakbuhan sila, mga idol. Hello? Oh, man. Mujhe bahut dar lag raha hai. Okay. Ye kya ba? Ano yun? Ano to, manika? Oh, manika ano? Manika ba? Ano yun? Ito yung ano, yung tubig sa CR ba to? Yung may bula. Mula sa kasiyahan na nauwi sa trahedya, ang nakakatakot na aswang sa sementeryo hanggang sa aswang na nag-transform bilang hayop sa bubungan, naririto ang walong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Oh. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at pindutin ang notification bell like para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Subscribe din mga idol ha. Trivia, story people. Andy the Explorer. Ang nakakagulat at nakakatakot na video namang ito ay nakuhanan noong August 2019 sa isang amusement park sa Nova Roma Doll, Brazil. Makikita sa video na habang nakasakay ang dalawang babae mula sa isang swing ride na nakakonekta sa pinakataas ng tower, pagkatapos may akyat ang dalawa sa itaas ay tsaka ito i-release. Subalit sa hindi inaasahang dahilan, okay, ay bigla na lamang may mangyayaring hindi kanais-nais sa dalawang babae. Panoorin ninyong mabuti. Ucha. Ito yung nakakatakot kasi ano lang to eh. Sobrang taas ito. Tapos pag malaglag ka dyan, syempre eh, alams na ang mangyayari. Yan o. Ano sila sa pataas ng pataas. Yan o, pataas ng pataas na o. Oh. Ucha. Nangyari dun? Buhay pa rin ng dalawa? Okay. Sa taas nun, may buhay pa rin sila, no? Sasakyan. Marahil kaya naging ito ang dahilan kung bakit ito biglang bumagsak mula sa lupa. Mabuti na lamang at may wire na nakakabit sa dalawang nakasakay, kaya bahagyang nabawasan ang impact ng kanilang pagkakabagsak mula sa ground. Nagtamo ng fracture ang isang 18 years old na babae sa dalawang hita nito na agad namang dinala sa pinakamalapit na ospital habang wala itong malay. Ayon naman sa mga komento sa video ng mga manunood, buhay at ligtas ang dalawang babaeng sakay ng ride. Okay. Salamat si Bobby naman ay buhay. Mula sa YouTube channel na World Paranormal ay nagdodokumento ng hinggil sa kababalaghan. Nakakatakot multong kasamahan sa bahay. Na nangyayari sa loob ng kanyang tahanan sa loob halos ng mahigit 2 taon. Okay. Siya ay nakatira sa kanilang tahanan kasama ang kanyang anak na babae. Ang mag-ama ay palaging nakakaranas ng kababalaghan o paranormal activity sa loob ng kanilang bahay. Palagi silang nakakarinig ng mga footstep mula sa loob ng kanilang bahay, oy, ang kanilang kagamitan at mga bagay. Ito yung nakakatakot sa isang bahay. Lalo pag nakakatakot pag mag-isa ka lang tapos may kasama kang ano malawang na multo na yon. Siyempre, ay kusang gumagalaw at naiiba ang posisyon na tila ba may nagpapagalaw dito ng mga ganito, hindi nakikitang nilalang.
Nakakarinig din sila madalas ng disembodied voices at minsan ay tinatawag pa ang kanyang pangalan na Bobby. Kaya okay. naman lagi nilang inihahanda ang kanilang cellphone upang idokumento ang bawat pangyayari. Hmm? Anong mangyayari? See here, full stops. Teka lang. Uy, ito yung nakakatakot sa bahay mo. May multo na nga yung bahay mo. Tapos may manika pang ganyan. Alas. I know y'all hear that, right? Do you hear it? You hear the footsteps? Okay. What are the steps? Is the steps over there? It sounds like it's coming from over there. It's over there. I guess on the table. Okay. I know you saw that, right? Oh, habang nakaupo ang mag-ama sa couch, ay malinaw na maririnig ang footstep na malapit lamang sa kanila. Tila ba ang footstep na ito ay nagpaparit-par ito sa mismong harapan nila. Habang pinapakinggan ang nakakakilabot na footstep, ay bigla na lamang misteryosong bumagsak ang isang cup mula sa flooring nang wala namang gumagalaw dito. Isang gabi naman, habang papatulog na si Bobby, ay bigla na lamang itong okay. nakarinig ng nakakakilabot na tunog na nagmumula. Yung nakakatakot, gabi pa. Tapos sa gabi pa sila magpaparamdaman o yung oras ng katahimikan. Yan pa sila maglalabas-silabasan. Lalamang sa loob ng kanyang room. Pagmasdan ninyong mabuti kung ano ang makukuhanan ng kanyang camera. Okay. Asan? Ito yung manika. Gumalaw yung kamay, walang tali yan, ha? Ayun, oh, gumalaw yung kamay, oh. Huwag mo nalapitan. Baka biglang tumalon sa'yo, hen, eh. Yari ka. Oh. Ito po, tiyah. Nakakatakot pa yung manika. Tignan nyo naman yung muka. Tapos gumalaw yung kamay. Walang tali, ano? Kaya huwag kayong mag-ano ng manika sa bahay nyo kasi inaanuhan niya ng mga masasamang espirito. Tapos lili... Eh. Akala ko lilingon pa, eh. Ay... Oops. Makikita sa video ang unti-unting paggalaw ng kamay ng doll. Kaya naman agad itong nilapitan yan ni Bobby upang gumalaw yung kamay, oh, walang tali, oh. Legit 'to, mga idol. Inspeksyonin. Subalit nang malapit na siya, ay bigla na lamang siyang nakarinig ng isang disembodied voice na tila ba nanggagaling sa loob ng manika. Yan na sinasabi ko, eh. May ganito sa bahay niyo, pamumugaran niya ng mga alam niyo na. Masasamang elemento. Digit yung gumalaw yung kamay. Nang sumunod na araw naman, ay bigla na lamang itong may nasaksihan na kababalaghan. Okay. At ito ang nai-record ng kanyang camera. I thought I was just seeing stuff until... Hinggan natin. Opened right there. Ang nai-record. But I don't want it to just be the wind. And I'm kind of scared to go in there because we just got home yesterday. Like 4 days of being gone. I'm kind of scared to go in there. Oops. No. Okay. So I went from my room to her. Pasensya na kayo mga idol, yung kasama ko si dito may ubo. Hello? Okay. Yo, uh-uh.
Yo, hello. Hello. Yo. Tapos ikaw lang mag-isa dyan. I'm good. I'm done with that. Get out of here. Oops. Lakas ng ubo ng kasama. O yan na. Nobody here. Oh, walang tao. And I'm... Naghilo-hilo pa siya pero walang tao, ano? No longer in here. Hello? Oh, man, almost tripped. Habang inirerecord ang kababalaghan na nasasaksihan niya, isang laruan na fire truck sa flooring ng kwarto ang bigla na lamang gumalaw na tila ba may tumulak sa laruan ng isang hindi nakikitang nilalang. Oh, yan na sinasabi ko. Nang sinubukan naman pasukin ang kwarto upang tingnan ang loob nito, ay bigla na lamang unti-unting sumara ang pintuan ng room na tila ba ayaw siyang okay. Papasok. Okay, yan oh, ayan, legit to, legit. Pinang nilalang. Makalipas lamang ang ilang sandali, maririnig naman sa video ang isang nakakatakot na boses ang nagsabi ng salitang, go. Meron. Ang nakakatakot na disembodied voice na maririnig sa video ay patunay lamang na hindi lamang sila ang nakatira sa nasabing bahay. Okay, yan mahirap. Marami namang viewers ang naniniwala na isang haunted house ang kanilang tinitirhan, na nangangailangan ng bendisyon ng isang pari. Kaya yung mga bahay niyo mga idol, pag may ganyan, kailangan niyo ng pambindisyonan yun. Noong 2015, si Candace Gardner at ang kanyang asawa ay umattend ng isang Halloween party sa isang abandonadong kulungan at pinaniniwalaan haunted dahil sa dark history nito o malagim na nakaraan. Okay. Wait, lady yun? Oh. Makikita sa video ang isang nilalang na may puting kasuutan na nakaupo sa isang puntod na may nakakatakot at kakaibang itsura. Mayroon din itong Okay? Parang kababangon lang ito sa nicho ah. Tamang haba na itim na buhok. Dala naman ng takot ng lalaki ay agad itong tumakbo ng matulin papalabas ng sementeryo. Okay, ikot ka. Nabulabog naman ang mga residente ng West Java matapos madiskubre ng mga ito na may nagtatago palang misteryosong nilalang na kahalintulad ng isang baboy sa bubong ng isang bahay. Ayon sa paniniwala ng mga residente ng lugar, ang nasabing nilalang ay isang witchcraft. Ayon pa sa mga taga rito, madalas silang mawala ng pera sa bahay, na pinaniniwalaan nilang kagagawa nito ng isang mangkukulam o aswang na nag-aanyong baboy upang magnakaw. Matapos naman nilang makita sa rooftop ang nasabing nilalang ay kinu... Mga taano naman ito, tanga. Alam naman nila na ano yun. Ang sobrang dami nila, walang kalaban-laban yan. Pagpagtulungan nila at saka umaga, bakit naman sila matatakot? Lord, talaga kayo. Iyog nila ito. Panoorin ninyong mabuti. Ang bansa ito? Ito oh. Ito ano, baboy? Pero wala din naman nakita na sa camera na tao talaga siya na nag-transform na baboy. Okay. Pero bihira lang din yan na hayop na pumunta sa bubong. Ayan oh. Walas. Yan. Oh, nagtakbuhan pa sila. Ang Rainbow Fountain Grill na matatagpuan sa Carlton, Texas ay nagmumultong aso pang 1924. Ano yan, Andy? Ano pati mo, ano pwede ba yun? Pati aso nagmumulto. Bago pa man itong sumikat bilang isang tanyag na soda shop sa kanilang lugar, okay, ay naging pharmacy at medical office muna ito. Ang dating doktor na nagtratrabaho dito ay may pangalan na Dr. Robert Blackburn. Ang nasabing doktor
ay nakilala dahil sa lagi nitong dinadala saan man siya magpunta ang cute na alaga nitong aso na may pangalan na Watson. Kaya naman pinaniniwalaan na ang alaga nitong aso na si Watson ay nananatiling nagmumulto sa nasabing building magpa hanggang sa ngayon. Okay. Simula pa noon hanggang ngayon, ang mga nagiging employee at mga customer ay misteryosong nakakaranas ng pagmumulto ng asong si Watson sa nasabing building. Ang bawat pumapasok sa nasabing cafe ay misteryosong nakakaramdam na tila ba tinatalunan sila sa kanilang binti ng multo ng aso na si Watson. Okay. Simula nang maglagay ng security camera ang restaurant, nakapag-record na sila ng iba't ibang tao na nakakaranas ng misteryosong pangyayari. Pagmasdan ninyong mabuti. Ito yung ano kuha ng CCTV? Ayan mga idol, yung mataba na babae. Tingnan natin sa kasa video, walang aso diyan pero may napansin siyang aso kasi medyo inaano-ano pa niya eh. Parang inaano-ano yung paa niya ng aso, parang bagang hinahalik-halikan, no? Ganun dinidilaan. Oh, di ba walang aso, wala oh. Ito din isa. Oh, di ba? Oh. Naghanap siya kung kaninong aso ito kasi gusto niyang palabasin siguro. Nagtaka siya may aso. Oh, di ba? Mayroon din sa labas. Alas. Makikita sa video na ang mga customer at employee ng nasabing restaurant ay misteryosong humahawak sa kanilang mga binti matapos makaramdam ang mga ito na tila ba may aso na tumatalon at kumakamot sa kanila, kaya naman iisa ang nagiging reaksyon nila sa kuha ng CCTV camera. Dahil sa dami ng iba, meron bang ganun aso nagmumulto? Ibang tao na nakakaranas ng parehong pangyayari at na-caught ng camera. Naniniwala sila na ang may kagagawa nito ay ang espiritu ng asong si Watson na nananatili pa rin sa loob ng building magpa hanggang sa ngayon. Hindi pa man nagtatagal ang bagong lipat na lalaki ng multo sa bagong gabi. Apartment, ay agad na itong I turn in that direction and I see someone and I know it's a person, just the eyes. Plain as day. I could see someone. Kung nandiyan ka pa mga idol, huwag kalimutan mag-subscribe at palike ng ating video. Again, I'm not believing what I'm seeing. Whatever this is has to be human. And whatever this is acting like this cannot be in the home next to me. It can't happen. So I move away from the window because I don't know what it is and I don't want to take the chance. Just as I come past this window right here, I catch out the side of my someone's eye in the window. When I turn to look, it was almost like a jump scare.